Hello, great weekend everyone, and welcome to Ishat Vlogs. In this episode, I'll show you how I made my rod stand using scrap wood I have lying about in my garage. So, okay, here we go. Marami akong mga kahoy, mga plyboard, plywood na nakakalat lang sa garahe. So, ginamit ko na lang. Dimensions na gagamitin natin sa project, 26.5 ang taas, inches. 40 inches yung lapad, tapos 6 inches yung bawat kapal ng panel. Para diretsyong-diretsyo yung pag-crosscut, ginamitan ko siya ng Craig AccuCut. Pero kahit na anong saw guide, pwede mo rin gamitin dito. Basta diretsyo lang. Yung kinakat ko dito ay yung upper and lower support ng rod, yung bubutasan natin, tsaka yung angled base yung nasa ilalim, nasa picture sa baba. Safety tip lang sa mga gumagamit ng table saw, pag gumagamit ka, medyo nasa kaliwa ka dapat para kung mag-kickback man yung kahoy, hindi ka tatamaan. Yon, sakto. Dito naman, kinakut ko na yung kaliwat kanan na stand ng rack. Dun sa kinut nating panel kanina, so bali bubutas tayo, tapos hahatiin natin using the table saw. Pag nakat na natin kalahati, bali ito na yung upper and lower rod support. Medyo iniba ko yung layout ng holes sa akin. Ano? So bali tatlong medyo magkakalapit para sa maliliit na casting rods. Tapos tatlong medyo mas malalayo para sa tatlong jigging rods namin. Dapat dito kasi pag butas mo sa taas, sasalubungin mo sa ilalim para malinis sa taas ka sa baba. Kaso tinabad na ako, so, importante naman dito yung ano eh, yung sa taas dapat maganda yung pag-cut mo. Ito yung sinasabi ko sa inyo kaninang pag-cut sa kalahati. So, bali magkakaroon na tayo ng upper and lower rod support. Dinagdagan ko na rin ng baseboard yung makikita nyo sa picture para mas tumibay yung rack tsaka matago yung mga marka ng, ano, ng rods dun sa angled base. Tapos syempre, sand natin lahat ng sides, pati yung side mismo ng panels. Dito napinturahan ko na ng wood primer, yung isang side lang kasi ito yung pipinturahan natin ng parang dark gray. Yung kabila kasi natural wood lang yung color. Tapos, syempre, ginamitan ko na rin ng wood putty para makinis pagpintura natin. Pagkatuyo ng wood putty, sinand ko ulit para talaga makinis. Dito magda-drill na tayo ng mga pocket holes. So isang style to ng pagkabit ng wood. Matibay din siya.
Make sure lang sa ilalim kayo bumutas or maglagay ng pocket holes para hindi kita. Bale, ito yung mga wood panels na kailangan butasan ng pocket holes. Tapos dito yung last layer ng primer para ready na mag-paint ng final color natin. Ito naman yung showcase side. Ito lalagyan natin ng wood stain. Yung paint na ginamit ko dito, parang siyang combination eh. Yung glossy black. Nilagyan ko siya ng flat black. Konti lang. Tapos konting white din para maging dark gray na satin yung paint. Natutunan ko rin itong style na to sa isang YouTuber na woodworker. So ginaya ko lang. Maganda rin yung contrast ng dark gray tsaka nung natural wood color. Yung showcase side ng panels, lalagyan natin ng oil wood stain na walnut. Ginamit ko na rin ito sa mga dating projects and ang maganda rito sa wood stain na to, kahit na gaano kadami ka maglagay, wala ka makikita mga overlap marks. So, pwede talaga sa beginner. Ang tip lang dito, pagkalagay mo ng wood stain, few seconds lang, pahiram mo na kaagad ng dry cloth. Ginamit ko dito kasi roller, parang paint roller. Yung isang side or yung tip, yun yung paglagay ng wood stain. Tapos yung katawan, yun yung pagtuyo. Laki talaga ng natutulong ng wood stain. Giging professional looking. Dito tuyo na. Tapos makita mo talaga yung natural walnut color. For the finishing coat, ginamit ko dito yung semi-gloss na polyurethane. Ewan ko bakit parang melted cheese yung itsura, pero sinubukan ko na rin. Yung pinapahid ko yung polyurethane, yung parang keso, talagang dinidiinan ko para mag-blend siya sa wood. Mukhang gumagana naman. Ganda talaga ng impact ng polyurethane. May sheen talaga siya. Yung dalawa sa taas, hindi pa napahiran. Kitang-kita mo talaga yung difference. Ito yung after ilang layers na tapos pinatuyo na. Ganda talaga. Napaka-professional looking talaga pag natapos. So, assembly time na. At this point, grabe yung tirik ng araw dito. Pasok na pasok sa garahe. Kaya may nadali ko na lang yung pag-assemble. Wala ng clamp-clamp. Ina-eyeball ko na lang. Dito talagang hindi ko na kinaya yung init, kaya pinasok na lang yung project sa loob.
Sa top edge ng stand ng rack, nilagyan ko ng wood edging. So pininturahan ko na rin para lumabas talaga yung contrast ng side tsaka ng ano, horizontal support. Ginlo ko na lang. Ayan, yan na yung end product natin. Sana nag-enjoy kayo. Please consider to subscribe and click the notification bell. Ishat and I will catch you again soon. Bye!